Kabanata 36, ang napipintong labanan. Mula pa sa pinakasimula ng malaking tunggalian sa langit, ay layunin na ni Satanas na ibagsak ang kautusan ng Diyos. Siya ay nagimagsik sa manlalalang upang maisakatuparan ang layuning ito, at bagaman napalaya siya sa langit, ipinagpatuloy pa rin niya ang pakikipaglabang iyon dito sa lupa. Ang dayain ng mga tao at sa gayong mapalabag sila sa kautusan ng Diyos ay siyang layuning walang tigil niyang itinataguyod. May sagawa man ito sa pamamagitan ng pagdatakwil sa buong kautusan o kaya isa lang sa mga utos nito, ang kalalabasan sa huli ay pareho lang. Sino mang lumalabag sa isa ay nagpapakita ng paghamak sa buong kautusan. Ang kanyang impluensya at halimbawa ay nasa panig ng paglabag, siya ay nagkakasala sa lahat. Santiago 2:10. Sa pagsisikap na hamakin ang mga batas ng Diyos, binigyan ni Satanas na maling pakahulugan ang mga doktrina ng Biblia at sa gayoy na isama ang mga kamalian sa pananampalataya ng libu-libong nagsasabing naniniwala sa kasulatan. Ang huling malaking paglalaban ng katotohanan at kamalian ay pangwakas na pagpupunyagi lamang ng matagal ng tunggalian na may kinalaman sa kautusan ng Diyos. Pumapasok na tayo ngayon sa labanang ito, isang labanan sa pagitan ng mga kautusan ng tao at ng mga kautusan ni Jehovah, sa pagitan ng relihiyon ng Biblia at ng relihiyon ng kasinungalingan at tradisyon. Ang mga ahensyang magsasama-sama laban sa katotohanan at katwiran sa labanang ito ay masigasig na ngayong gumagawa. Ang banal na salita ng Diyos na ipinamana sa atin kapalit ng lubhang paghihirap at dugo ay hindi gaanong pinahalagahan. Ang Biblia ay abot kamay ng lahat, ngunit iilan lang ang talagang tumatanggap dito bilang gabay ng buhay. Ang kawalan ng paniniwala ay lumalaganap sa nakakabahalang lawak, hindi lamang sa sanglibutan, kundi pati na sa loob ng iglesia. Marami na ang ayaw maniwala sa mga doktrinang pinakahaligi ng pananampalatayang Kristiyano. Ang mga dakilang katotohanan ng paglalang ayon sa ipinahayag ng mga kinasihang manunulat, ang pagkakasala ng tao, ang pagtubos at ang walang hanggang pananatili ng kautusan ng Diyos, buo man o bahagi nito ay talagang itinatakwil ng malaking bahagi ng nagsasabing sanglibutang Kristiyano. Itinuturing ng libu-libong tao na nagmamapuri sa kanilang karunungan at karingalan na katibayan ng kahinaan ang maglagak ng lubos na tiwala sa Biblia, inaakala nilang katunayan ng mas mahusay na katalinuhan at kaalaman ang pintasan ang mga kasulatan at bigyan ng espiritual na kahulugan at walaing kabuluhan ang pinakamahalagang katotohanan nito. Maraming ministro ang nagtuturo sa kanilang mga kaanib at maraming profesor at guro ang nagtuturo sa kanilang mga estudyante na ang kautusan daw ng Diyos ay binago na o kaya pinawalang bisa na. At yung mga kumikilalang may bisa pa rin hanggang ngayon ang mga utos nito upang sundin ng walang labis at walang kulang ay ipinalalagay na karapat dapat lang nalaitin at hamakin. Sa pagtakwil sa katotohanan ay itinatakwil ng mga tao ang mayakda nito. Sa pagyurak sa kautusan ng Diyos ay tinatanggihan nila ang kapangyarihan ng tagapagbigay ng kautusan. Kasindali lang ng paggawa ng Diyos-Diyosang kahoy o bato ang paggawa ng Diyos-Diyosang mga maling doktrina at haka-haka. Sa pamamagitan ng maling paglalarawan sa mga katangian ng Diyos ay inaakay ni Satanas ang mga tao na isipin siya sa isang maling katangian. Sa maraming tao ay nakadamba na ang Diyos-Diyosang pilosopiya kapalit ni Jehovah. Samantalang ang buhay na Diyos ayon sa nahahayag sa kanyang salita, kay Kristo at sa mga nilikha ay sinasamba ng iilan lamang. Libu-libong tao ang sumasamba sa kalikasan samantalang itinatakwil nila ang Diyos ng kalikasan. Bagamat nasa iba't ibang anyo, ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay umiiral ngayon sa Kristyanismo na kasing totoo ng pag-iral nito sa gitna ng sinaunang Israel noong panahon ni Elias. Ang Diyos ng karamihang nagpapanggap na matatalinong tao na mga pilosoper, makata, politiko, mamamahayag, ang Diyos ng mga grupong may pinag-aralan at makauso, ng maraming kolehiyo at universidad, at ng ilan pangang institusyon ng teolohiya, ay maganda lang ng kaunti kaysa kay Baal, ang Diyos na araw ng mga taga-Punisya. Wala nang tinanggap na kamalian ng Kristyanismo na mas mapangahas pang umaatake sa kapamahalaan ng langit. Wala nang mas tuwirang salungat sa mga dikta ng pangangatwiran. Wala nang mas nakakapinsala pa ang mga resulta kaysa sa makabagong doktrinang napakabilis na lumalaganap na ang kautusan daw ng Diyos ay hindi na dapat sundin ng mga tao. Ang bawat bansa ay may sarili nitong mga batas na hinihingi ang paggalang at pagsunod. Walang pamahalaang pwedeng lumitaw nang wala ang mga ito. At maaari kayang isipin na ang lumikha ng langit at lupa
ay walang kautusang namamahala sa mga nilalang na kanyang nilikha? Halimbawa kayang hayag ang ituro ng mga tanyag ng ministro na ang mga batas na namamahala sa kanilang bansa at nagbabantay sa mga karapatan ng mga mamamayan nito ay hindi na kailangan, na hinihigpitan ng mga ito ang kalayaan ng mga tao. At dahil dito ay hindi dapat sundin, gaano kaya katagal na pinahihintulutan sa pulpito ang mga taong iyan? Subalit mas mabigat na kasalanan ba ang baliwalain ang mga batas ng mga gobyerno at ng mga bansa kaysa yurakan ang mga utos na iyon ng Diyos na siyang saligan ng lahat ng pamahalaan? Mas makatwiran pang alisin ng mga bansa ang kanilang mga batas at hayaan ang mga taong gawin ang gusto nila kaysa ipawalang bisa ng pinuno ng sangsinukob ang kanyang kautusan at hayaang walang pamantayan ang sanglibutan para hatulan ang nagkasala o ipawalang sala ang masunurin. Gusto ba nating malaman ang resulta ng pagpapawalang bisa sa kautusan ng Diyos? Nasubukan na ang eksperimentong ito. Kahilahilakbot ang mga eksenang natanghal sa France nang ang ateismo ay maghari. Naipakita noon sa sanglibutan na ang pag-alis sa mga pagbabawal na inilagay ng Diyos ay pagtanggap sa pamumuno ng pinakamalulupit na pinuno. Kapag isinaisang tabi ang pamantayan ng katwiran, ang daan ay bukas para itatag ng prinsipe ng kasamaan ang kanyang kapangyarihan sa lupa. Saan man tinatanggihan ang mga banal na utos, ang kasalanan ay hindi pa nagmumukhang masama o kanais-nais man ang katwiran. Yung mga ayaw magpasakop sa pamamahala ng Diyos ay lubos na walang kakayahang pamahalaan ang kanilang sarili. Dahil sa mga mapaminsalang turo nila, ang espiritu ng katigasan ng ulo ay natatanim sa puso ng mga bata at kabataan na likas na naiinis sa pagsupil at ang nagiging resulta ay isang walang kinikilalang batas at mahalay na kalagayan ng lipunan. Habang kinukutya ang kadaliang maniwala ng mga sumusunod sa mga utos ng Diyos, sabik namang tinatanggap ng karamihan ang mga pagliligaw ni Satanas. Binabayaan nila ang kasakiman at ginagawa nila ang mga kasalanang nagdulot ng mga kahatulan sa mga pagano. Yung mga nagtuturo sa mga tao na maliitin ang mga utos ng Diyos ay naghahasik ng kasuwailan upang umani ng kasuwailan. Alisin lang ng lubusan ang pagbabawal na ipinatutupad ng kautusan ng Diyos at di magtatagal ay babaliwalain na rin ang mga batas ng tao. Dahil ipinagbabawal ng Diyos ang mga di tapat na gawain, kasakiman, pagsisinungaling at pandaraya, ang mga tao ay handang yurakan ang kanyang mga utos bilang sagabal sa makasanglibutan nilang kasaganaan. Ngunit ang mga ibinubunga ng pagwawaksi sa mga utos na ito ay magiging kagaya ng di nila inaasahan. Kung ang kautusan ay hindi na umiiral, bakit matatakot ka pang lumabag? Ang mga pag-aari ay hindi naligtas. Kukunin na ng mga tao ang mga ari-arian ng kapwa nila sa pamamagitan ng dahas at ang mga pinakamalalakas ang siyang magiging pinakamayayaman. Ang buhay mismo ay hindi na igagalang. Ang sumpaan ng pag-aasawa ay hindi na mananatiling banal na muog na magsasanggalang sa pamilya. Ang merong kapangyarihan, kung gugustuhin niya, ay kukunin ang asawa ng kanyang kapwa sa pamamagitan ng dahas. Ang ikalimang utos ay tatakwil kasama ng ikaapat. Ang mga anak ay hindi na matatakot na patayin ang kanilang mga magulang kung sa ganong paraan ay makukuha nila ang gusto ng tiwali nilang puso. Ang sibilisadong sanglibutan ay magiging kawan ng mga magnanakaw at mamamatay tao. At ang kapayapaan, katahimikan at kaligayahan ay mawawala na sa lupa. Ngayon pa lang ay pinahina na ng doktrina na ang mga tao ay malaya na raw mula sa pagsunod sa mga utos ng Diyos ang puwersa ng katungkulang moral at binuksan ang pintuan ng kasamaan sa sanglibutan. Ang kawalang kautusan, pagkagumon sa kasamaan at katiwalian ay tumatangay sa atin gaya ng isang napakalakas na agos. Sa pamilya ay gumagawa si Satanas. Ang kanyang bandila ay bumawagayway maging sa mga nagsasabing Kristiyanong sambahayan. Merong inggitan, masamang pagsususpetsa, pagpapakitang tao, pagkakalayo ng damdamin, hangaring higitan ng iba, pag-aaway, paglataksil sa banal na tungkulin, pagpapalayaw sa hilig. Ang buong sistema ng mga prinsipyo at doktrinang pangrelihiyon na dapat sanang bumuo sa pundasyon at balangkas ng pamumuhay sa lipunan ay parang hahapay-hapay ng bunton na malapit ng bumagsak. Ang pinakamasamang kriminal, kapag ipinakulong dahil sa kanilang mga kasalanan, ay kadalasang tumatanggap ng mga regalo at atensyon na parabang sila'y nagtamo ng nakakaingit na karangalan. Malaking publisidad ang ibinibigay sa kanilang pagkatao at krimen. Inilalathala ng mga pahayagan ang mga nakakarimarim na detalye ng kasamaan,
Sa ganong paraan ay iminumulat ang iba sa gawain ng pandaraya, pagnanakaw at pagpatay, at si Satanas ay tuwang-tuwa sa tagumpay ng kanyang makademonyong pakana. Ang pagkahilig sa kasamaan, ang walang awang pagpatay, ang nakakatakot na pagdami ng kawalang pagpipigil at kasamaan ng lahat ng uri at antas, ay dapat papagtanungin ang lahat ng natatakot sa Diyos kung ano ang maaaring gawin upang pigilan ang agos ng kasamaan. Ang mga hukuman ng paglilitis ay tiwali. Ang mga pinuno ay pinakikilos ng paghahangad na makinabang at ng hilig sa mahalay na kalayawan. Pinalabo ng kawalang pagpipigil ang isipan ng marami, kung kaya't halos lubusan na silang nakokontrol ni Satanas. Ang mga hukuman ay baluktot, nasusuhulan at naililigaw. Ang paglalasing at kasayahan, pagkahumaling, inggit at lahat na ng uri ng kawalang katapatan ay makikita sa mga nagpapatupad ng batas. Ang katarungan ay tumatalikod at ang katuwiran ay tumatayo sa malayo sapagkat ang katotohanan ay nahulog sa lansangan at hindi makapasok ang katuwiran. Isaiah 59:14. Ang kasamaan at espiritual na kadilimang lumaganap sa ilalim ng paghahari ng Roma ay walang pagsalang bunga na pagsugpo niya sa mga kasulatan, ngunit saan makikita ang sanhi ng palasak na kawalang paniniwala, ng pagtatakwil sa kautusan ng Diyos at ng kasamaang ibinunga nito sa ilalim ng buong ningas na liwanag ng Ebanghelyo sa panahong ito ng kalayaang relihiyon? Ngayong hindi na mapigilan ni Satanas ang sanglibutan sa ilalim ng kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagkakait sa mga kasulatan, gumagamit naman siya ng ibang mga paraan upang maisagawa ang ganong ding layunin. Ang siraan ng pananampalataya sa Biblia ay nagagamit sa kanyang layunin na kapareho rin ng pagsira sa Biblia mismo. Sa pagpasok ng paniniwala na ang kautusan ng Diyos ay hindi na umiiral, ay mahusay din niyang napapalabag ang mga tao na para rin bang sila'y walang kaalam-alam sa mga alituntunin nito. At ngayon, gaya rin noong nakaraang panahon, siya'y gumawa sa pamamagitan ng iglesia upang isulong ang kanyang mga panukala. Ang mga samahang pangrelihiyon ng panahong ito ay ayaw makinig sa mga katotohanang hindi laganap na tinatanggap ngunit malinaw na ipinakikita ng mga kasulatan, at sa paglaban dito'y gumamit sila ng mga paliwanag at tumanggap ng mga paniniwalang malawak na nagahasik sa mga binhi ng pag-aalinlangan. Dahil nangahawak sa mga kamalian ng kapapahan ukol sa likas na kawalang kamatayan ng tao at pagkakaroon ng malay pagkamatay, kanilang itinakwil ang tanging sanggalang laban sa mga pandaraya ng espiritualismo. Ang doktrina tungkol sa walang hanggang pagpapahirap ang tumulak sa marami na huwag paniwalaan ng Biblia. At habang iginigiit ang mga karapatan ng ika-apat na utos sa mga tao, natutuklasan na ang pangingili ng ikapitong araw na Sabat ay ipinag-uutos nga pala at bilang tanging paraan upang palayain ang kanilang sarili mula sa isang tungkulin na ayaw nilang gawin, sinasabi ng maraming tanyag na tagapagturo na ang kautusan daw ng Diyos ay hindi na umiiral. Sa ganyang paraan ay inaalis nilang magkasama ang kautusan at ang Sabat. Habang ang gawain ng reforma ukol sa Sabat ay nagpapatuloy, ang pagtatakwil na ito sa kautusan ng Diyos upang iwasan ang mga hinihingi ng ika-apat na utos ay magiging halos pambuong sanglibutan. Binuksan ng mga turo ng mga leader ng relihiyon ang pintuan para sa kawalang paniniwala, espiritualismo at paghamak sa banal na kautusan ng Diyos, at sa mga leader na ito ay nakaatang ang isang nakakatakot na responsibilidad dahil sa kasamaang umiiral sa daigdig ng Kristyanismo. Subalit ang grupong ito mismo ang nagahain ng pahayag na ang mabilis na lumalaganap na kasamaan daw ay may iuugnay, higit sa lahat sa paglapastangan sa tinatawag na Sabat ng mga Kristiyano, at ang pagpapatupad sa pangingili ng Linggo ay magpapabuti ng husto sa moralidad ng lipunan. Ang pahayag na ito ay giniit lalo na sa Amerika, kung saan pinakamalawak na ipinangangaral ang doktrina tungkol sa tunay na Sabat. Sa lugar na ito, ang gawain ukol sa pagpipigil na isa sa mga pinakatanyag at pinakamahalagang reformang pangmoral ay kadalasang isinasanib sa kilusang ukol sa Linggo, at ang mga tagapagtaguyod ng kilusang ito ay nagpapakitang sila'y gumagawa upang isulong ang pinakamalaking kapakanan ng lipunan. At yung mga ayaw makisama sa kanila ay tinutuligsang kaaway ng pagpipigil at reforma. Ngunit ang katunayan na naugnay sa isang gawaing mabuti ang isang kilusang nagtatag ng kamalian ay hindi argumentong panig sa kamalian. Maaari nating ilihim ang lason sa pamamagitan ng paglahok nito sa masustansyang pagkain, ngunit hindi natin mababago ang likas nito. Kataliwas nito, mas mapanganib pa nga ito dahil malamang na may makakakain itong walang kaalam-alam.
Isa sa mga pakana ni Satanas ang maglahok sa kasinungalingan ng katamtamang katotohanan upang ito'y magmukhang parang tama. Ang mga leader ng kilusang ukol sa Linggo ay maaaring magtaguyod ng mga reformang kailangan ng mga tao, mga tungtuning kaayon ng Biblia. Subalit habang meron ding ipinagagawang labag sa kautusan ng Diyos, ang mga lingkod ng Diyos ay hindi maaaring makisama sa kanila. Walang magpapawalang sala sa kanila sa pagsasaisang tabi nila sa mga utos ng Diyos kapalit ng mga utos ng tao. Sa pamamagitan ng dalawang malaking kamalian ito, ang pagiging walang kamatayan ng tao at ang kabanalan ng Linggo, ihahatid ni Satanas ang mga tao sa ilalim ng kanyang mga pandaraya. Samantalang inilalagay nung una ang saligan ng espiritualismo, yung pangalawa na may lumilikha ng tali ng pakikiisa sa Roma. Ang mga Protestante sa Estados Unidos ang mangunguna sa pag-abot ng kanilang mga kamay patawid sa malaking pagitan upang hawakang mahigpit ang kamay ng espiritualismo. Sila'y dudukhang sa kabila ng kalaliman upang makipagdaupang palad sa kapangyarihan ng Roma, at sa ilalim ng impluwensya ng tatlong magkakasanib na ito, ang bansang ito ay susunod na sa mga yapak ng Roma sa pagyurak sa mga karapatan ng budhi. Habang mas malapit na ginagaya ng espiritualismo ang naturingang Kristyanismo ng panahong ito, ito'y may mas malaking kapangyarihan upang mandaya at manilo. Si Satanas mismo ay nagbago na ayon sa modernong kaanyuan ng mga bagay. Siya'y magpapakita na may katangian ng isang anghel ng liwanag. Sa pamamagitan ng espiritualismo, siya'y gagawa ng mga himala. Ang mga may sakit ay mapapagaling at maraming kababalagang hindi maitatanggi ang isasagawa. At dahil ang mga espiritong nagsasabing sila'y naniniwala sa Biblia at nagpapakita ng paggalang sa mga kustumbre ng simbahan, ang kanilang gawain ay tatanggapin bilang kapahayagan ng kapangyarihan ng Diyos. Ang guhit ng pagkakaiba sa pagitan ng mga nagsasabing Kristiyano at ng mga hindi maka-Diyos ay halos hindi na ngayon makita ng maigi. Hilig din ng mga kaanib ng iglesia ang mga kinahihiligan ng sanglibutan at sila'y laan ng makisama sa kanila, kaya't binabalak ni Satanas na sila'y pagsamahin sa iisang grupo at sa gayoy mapapalakas ang kanyang gawain sa pamamagitan ng pagpalis sa lahat ng tao sa panig ng espiritualismo. Ang mga makapapa na ipinagmamalaking tiyak daw na palatandaan ng tunay na iglesia ang mga himala ay madaling madadaya ng kapangyarihang ito na gumagawa ng kababalaghan, at ang mga Protestante, dahil naitakwil na ang sanggalang sa katotohanan, ay madadaya rin. Ang mga makapapa, mga Protestante at ang mga makasanglibutan ay pare-parehong tatanggap sa anyo ng kabanalan na walang kapangyarihan, at sa pagkakaisang ito ay makikita nila ang isang malaking kilusan para sa pagkahikayat ng sanglibutan at pagsisimula ng matagal nang hinihintay na milenyo. Sa pamamagitan ng espiritualismo, si Satanas ay lumilitaw na tagapagpala ng sangkatauhan na nagpapagaling ng karamdaman ng mga tao, at nagkukunwaring naghaharap ng isang bago at mas mataas na sistema ng pananampalatayang relihiyon, ngunit kasabay nito'y gumagawa rin siya bilang tagawasak. Inihahatid ng kanyang mga panunukso ang napakaraming tao sa kapahamakan. Inaalis ng kawalang pagditimpi ang kakayahang mga tuwiran, sumusunod naman ang mahalay na kalayawan, pag-aaway at pagdanak ng dugo. Si Satanas ay nalulugod sa digmaan sapagkat ginigising nito ang pinakamasasamang damdamin ng kaluluwa, at pagkatapos ay papalisin sa walang hanggan ang biktima nitong tigmak sa kasamaan at dugo. Layunin niyang sulsulan ang mga bansa na makipagdigmaan sa isa't isa, sapagkat sa gayoy na ibabaling niya ang isipan ng mga tao mula sa gawain ng paghahanda upang makatayo sa araw ng Diyos. Si Satanas ay gumagawa rin sa pamamagitan ng mga elemento upang matipo niya ang kanyang naaning mga kaluluwang hindi handa. Pinag-aralan niya ang mga lihim na laboratorio ng kalikasan, at ginagamit niya ang buo niyang kapangyarihan upang kontrolin ang mga elemento hanggang sa ipinahihintulot sa kanya ng Diyos. Nang siya'y hayaang pahirapan si Job, anong bilis na napaalis ang mga kawa ng tupa't baka, mga alipin, mga bahay, mga anak, sunod-sunod ang sakuna na parabang saglit lang. Ang Diyos ang nagsasaalang-alang sa kanyang mga nilikha at binabakuran sila mula sa kapangyarihan ng tagawasak. Ngunit ang sangakristyanuhan ay nagpakita ng paghamak sa kautusan ni Jehova, at gagawin ng Panginoon kung ano ang sinabi niya, babawiin niya ang kanyang mga pagpapala sa lupa at aalisin ang nagsasanggalang niyang pangangalaga doon sa mga naghihimagsik sa kanyang kautusan at nagtuturo't pumipilit sa iba na ganun din ang gawin.
Si Satanas ang kumukontrol sa lahat ng hindi espesyal na iniingatan ng Diyos. Tutulungan niya at pasasaganain ang iba upang maitaguyod ang sarili niyang mga hangarin at maghahatid naman siya ng kaguluhan sa iba at papaniwalain ang mga tao na ang Diyos ang nagpapahirap sa kanila. Samantalang nagpapakita sa mga tao bilang isang dakilang manggagamot na nakapagpapagaling ng lahat nilang sakit, magdudulot naman siya ng sakit at sakuna hanggang ang mga mataong syudad ay maging guho at wasak. Ngayon pa lang ay gumagawa na siya. Sa mga aksidente at mga kalamidad sa dagat at sa lupa, sa malalaking sunog, sa matitinding ipuipot na napakalalakas na pag-ulan ng yelo, sa mga bagyo, baha, buhawi, mga higanting alon at mga lindol, sa lahat ng dako at sa libu-libong anyo ay ginagamit ni Satanas ang kanyang kapangyarihan. Sinusuyod niya ang nahihinog ng ani at kasunod na ang tagutom at kahirapan. Nilalagyan niya ng nakamamatay na karumihan ang hangin at libu-libo ang napapahamak dahil sa salot. Ang mga kapahamakang ito ay magiging mas malimit at mapaminsala. Ang pagkalipol ay sasapit kapwa sa tao at sa hayop. Ang lupa ay tumatangis at natutuyo. Ang mapagmataas na bayan ay lilipas. Ang lupa ay nadumihan ng duoy naninirahan sapagkat kanilang sinuway ang kautusan, nilabag ang tuntunin, sinira ang walang hanggang tipan. Isaiah 24:4-5. At pagkatapos ay paniniwalain ng dakilang mandarayang ito ang mga tao na yung mga naglilingkod sa Diyos ang sanhi ng mga kasamaang ito. Ipararatang ng mga taong pumukaw sa galit ng langit ang lahat nilang kabagbagan doon sa mga taong ang pagsunod sa mga utos ng Diyos ay palagi ang sumbat sa mga lumalabag dito. Sasabihin nilang ginagalit daw ng mga tao ang Diyos dahil sa paglapastangan sa linggong Sabat, na ang kasalanang ito raw ang nagdala ng mga kalamidad na hindi titigil hanggat hindi ipinatutupad ng maigpit ang pangingilin ng Linggo at yung mga naglalahad sa mga hinihingi ng ika-apat na utos na sa ganitong paraan ay sinisira ang paggalang sa Linggo ay nanggugulo raw sa mga tao na humahadlang sa pagkakabalik nila sa pabor ng Diyos at sa kasaganaan ng buhay nito. Kaya't ang paratang na iginigiit noong unang panahon laban sa lingkod ng Diyos ay mauulit at sa pamamagitan din ng mga katwirang na itatag ng maigi, nang makita ni Ahab si Elias, sinabi ni Ahab sa kanya, "Ikaw ba yan? Ikaw na nanggugulo sa Israel?" Siya'y sumagot, "Hindi ako nanggugulo sa Israel, kundi ikaw at ang sambahayan ng iyong ama, sapagkat inyong tinalikuran ang mga utos ng Panginoon at sumunod sa mga baal." Unang Hari 18:17-18. Habang pinupukaw ng mga maling paratang ang galit ng mga tao, sila'y gagawa ng isang hakbang para sa mga kinatawan ng Diyos na katulad ng ginawa kay Elias nang tumalikod na Israel. Ang kapangyarihang gumagawa ng himala na nahayag sa pamamagitan ng espiritualismo ay gagamit ng impluensya nito laban doon sa mga pumiling sumunod sa Diyos sa halip na sa mga tao. Ang mga pakikipag-usap sa mga espiritu ay magsasabing sila raw ay isinugo ng Diyos upang kumbinsihin ang mga di tumanggap sa Linggo na sila'y mali, magpapatotoo na ang mga batas ng pamahalaan ay dapat sundin bilang kautusan ng Diyos. Ipagdadalamhati nila ang malaking kasamaan ng sanglibutan at papangalawahan ang patotoo ng mga tagapagturo ng relihiyon na ang mababang kalagayang moral ay sanhi ng paglapastangan sa Linggo. Napakatinding galit ang magigising laban sa lahat ng hindi tatanggap sa kanilang patotoo. Ang plataporma ni Satanas sa huling pakikipaglabang ito sa bayan ng Diyos ay kapareho rin ang ginamit niya sa pagsisimula ng malaking tunggalian sa langit. Siya ay nagpanggap na nagsisikap itaguyod ang katatagan ng pamahalaan ng Diyos habang palihim na ibinubuhos ang lahat ng pagsisikap upang mapabagsak ito. At ang gawain mismong sinisikap niyang maisakatuparan ng ganyan ay ipinararatang niya sa mga tapat na anghel. Ang ganung ding plataporma ng pandaraya ay baka sa kasaysayan ng simbahang Romano. Ito'y nagpanggap na gumaganap bilang kahalili ng langit samantalang sinisikap na itaas ang sarili ng higit sa Diyos at baguhin ang kanyang kautusan. Sa ilalim ng pamumuno ng Roma, yung mga dumanas ng kamatayan dahil sa katapatan nila sa Ebanghelyo ay tinuligsa bilang masasamang tao. Sinabing sila'y mga kakampi ni Satanas at lahat ng posibleng paraan ay ginamit upang buntunan sila ng kasiraan upang sa mata ng mga tao at maging sa sarili nilang paningin ay lumitaw silang pinakamasamang kriminal. Ganyan din naman ngayon. Samantalang sinisikap ni Satanas na lipulin yung mga nagpapangaral sa kautusan ng Diyos,
gagawin niyang sila'y maparatangan bilang mga manglalabag ng batas, mga taong lapastangan sa Diyos at nagdadala ng kahatulan sa sanglibutan. Ang Diyos kailanmay hindi namimilit ng kalooban o konsensya, ngunit ang palaging ginagamit ni Satanas para makontrol yung mga taong hindi masulsulan ay pamimilit sa pamamagitan ng kalupitan. Sa pamamagitan ng takot at dahas ay sinisikap niyang pamunuan ng konsensya at makuha ang pagsamba sa kanya. Upang maisagawa ito, siya'y gumagawa sa pamamagitan ng pangasiwaan, kapwa ng lihiyan at ng pamahalaan. Senator, it seems that you fail to recognize the clear distinction between man's responsibility to the state and his duty toward God. The first, you must render under the force of law. The second, duty to God must be carried out only under the force of love, and that freely, voluntarily. No law can command love. But the law of the state must protect people to carry out their duty to God. Our Sunday law is written to ensure the preservation of the Lord's Day for the benefit of the people. An admirable goal, Senator Blair, but completely unnecessary. Our Constitution already recognizes the rights of the people with respect to their religion. Your Sunday law would add nothing to our fundamental freedoms. It would rather add restrictions. I'm afraid, sir, that you are blind to the realities of our age. If men owe a duty to God and do not willingly perform it, they become a corrupting influence in society. This proposed Sunday law would have a corrupting influence by introducing force and coercion into its observance. On the contrary, the intended effect is to enhance the Sabbath. If men do not consent to honor the Lord's Day, if their actions on that day are unrestrained by civil law, then they trample on the very rights of those who would honor and serve the day as holy under the Lord. With all due respect, Senator, can you not see that your Sunday bill proposes to trample on the rights of the religious minorities? Do you really want to revert to those dark ages where church and state united to force men to violate their conscience and conform to an officially established religion? Now that is an unworthy comparison, sir. Our Sunday law is for the ultimate benefit of the whole society. Is it not a legitimate function of the state to legislate on behalf of the common good? The common good of which you value so highly is not served by restricting the rights of one man's conscience in order to enlarge the rights of another. It is best served by the freedoms upon which this republic was established. State-sponsored religious coercion defies the clear intent of the Founding Fathers. But this law provides an exemption for those who wish to worship on another day. Jews, Seventh-day Baptists, your Seventh-day Adventists, for example, who observe Saturday as the Sabbath. So where's the problem? The problem is... Why, just this morning, and Mrs. Baden of the Women's Christian Temperance Union addressed this committee in support of such an exemption.